Hello mga kumari, sorry po at medyo na late po ang aking pag-upload kasi busy po ang aking editor. So let's start mga kamamsi, etong ating mga ingredients, simpleng recipe, simpleng pang-merienda. And before po tayo mag-start, paki-follow naman po ako sa aking FB page, Presi Mature din po. And then yung po mga taga-Maynila dyan, baka gusto niyo pong pumunta sa Makati Wings. Located po sila sa Makati, malapit po sa Mapua University, at meron din po silang second branch sa Pasig. Makati Wings po mga kamamsi. So, eto na ang ating mga ingredients, mga kumarika. We have 3 ingredients na napaka-simpleng recipe. Kailangan natin ng 1 1/2 cup na giniling na malagkit na bigas. And then, muscovado sugar. At ang ating sinangag na mani. Pwede po kayong gumamit ng happy peanut. Siyempre, kailangan natin ng tubig. So, let's start. Timplahin muna natin ang ating dough. So, ilagay natin sa isang bowl ang ating 1 1/2 cup na giniling na malagkit na bigas. Dahan-dahanin natin ang paglalagay ng tubig. Dahan-dahan daw, pero binuhos lahat ah. And then, saka natin haluin. Gagawa tayo ng galapong. Ito pong lulutuin ko na ito ay sikat ito sa Cebu. Ito po ang tinatawag nila na masi. Since hindi na yan kayang haluin ang ating spatula, so gamitin natin na ang ating mga kamay. Masahin natin yang mabuti para maging galapong. So, yung aking tubig ay hindi naubos yung 1 cup. Ito yung natira. Depende po kasi, kaya utay-utayin nyo yung lagay ng inyong tubig kasi depende kasi sa kain ng tubig ang ating masa or ang ating giniling na malagkit. Meron kasing bigas or meron kasing malagkit na matakaw kumain ng tubig. And then, masamasahin nyo lang yan para maging galapong. So, after natin mamasa, set aside natin ito. Takpan natin para hindi siya ma-dry. So, sinasangag ko lang ng konti yung ating mani kasi luto na rin to. And then, kung wala po kayong mani, para hindi na kayo magsangag, bumili na lang kayo ng happy peanut. Or, meron pong naluto na sinangag na mani. So, yap na natin ang ating stove. Pinainit ko lang siya. 1/4 na mani yung nilagay ko. Then, 1/4 din na muscovado. Kung gaano karami yung inyong muscovado, ganun din karami yung inyong mani para hindi masyadong matabang. Kasi alam nyo naman, hindi naman matamis yung mani. So, ilagay na natin yung ating muscovado na 1/2 cup. And by the way, gagamit ako ng electric grinder. So, ayan, hindi siya masyadong pino mga kamamsi. Ganito ang ginawa ko. Depende na sa inyong pagigilig, pero huwag niyong masyadong pakaliitan. Ito, medyo niliitan ko kasi nga, makakagat ko. Okay na ito mga kamamsi, na-mix na itong mabuti. So, gagawin na natin ang ating masi. So, prepare na yung ating mga ingredients. And then, by the way, gagamit ako ng tablespoon. And then, nilagyan ko siya ng konting oil. And then, i-grease natin para hindi dumikit yung ating dough. Kuha na naman tayo ng 1 tablespoon full. 1 tablespoon full. Ayan, ganyan ha. And then, flattened natin sa ating mga palad gamit ang ating daliri. And then, gamitin nyo yung pinaka-ilalim ng ating measuring spoon para magkaroon ng lalim ng konti. Medyo i-press nyo ng konti. So, ganyan na yan. And then, kuha kayo ng 1/2 tablespoon. Depende na sa inyong ilalagay kung gaano karami. And then, flatten nyo. And then, pagka-flatten nyo, ikumo nyo ng konti. Yan, ikumo nyo. Yan, connect. And then, ipit. And then, ipit. And then, ipit, 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 ipit. O, ayan na. Form na. And then, kurot-kurotin nyo yan ng konti para siguradong nakalock yan kasi lalabas yan mamaya pag hindi nyo yan inisilpisil. So, ayan na siya. Then, form into circle. Ayan.
So, kuha tayo ng 1 tablespoon full. Ayan o, ganyan karami yan. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong gawin. And then, pisil-pisilin nyo ng konti. Pagka-pisil nyo ng konti, gamitin nyo yung pinaka ilalim ng inyong measuring spoon. Ayan. Ayan, ganyan na yan. Tapos, kuha kayo ng 1/2 tablespoon na giniling natin ng mani at muscovado sugar. And then, medyo kumuin nyo ng konti, then connect. Ayan, connect dyan. Ayan, connect. Connect. Pisil. Pisil. Kailangan nakalakyan para hindi lumabas yung palaman mamaya. Masamasahin nyo ng konti para hindi lumabas. Malak siya talaga. Malak yung inyong pinaka dulo nyon. Then, kurutin nyo ng konti. Pisilin nyo ng konti. Perfect! And then, i-form nyo into circle. Ayan na siya. And then, ilagay nyo dyan. Ipagpapatuloy ko lang ang lahat ng ito and then balikan nyo ako. So, napakarami po ng natira. 1/4 lang naman ni, saka 1/4 cup lang na muscovado sugar. Kasi yung ating mixture is 1 1/2 cup na malagkit na bigas, which is napakaraming natira sa ating 1 1/2 na pang filling. So, dapat 1/4 lang gamitin nyo. So, ito na yung kinalabasan ng ating 1 1/2 cup na giniling na bigas na malagkit. So, lutuin na natin ito. Ito, medyo perfect siya. Ito, etong pula-pula na ito, ito yung dumikit sa ating mga palad. Nobody's perfect, ika nga mga kamamsi ko. Pero meron naman ako na perfect na konti. So, lagyan na natin ito ng tubig. Mainit na tubig na yung ginamit ko kasi meron naman ako mainit na tubig. So, maglagay tayo ng 2 baso na tubig. 2 baso, malalaki po ang ginamit. Buksan na natin ang ating stove. Hintayin lang natin siyang kumulo na kumulo. So, nakita nyo, kumukulo na yung ating tubig. So, lalagay na natin ang ating lulutuin. Lalagay na natin. Dahan-dahan lang yung paglalagay, baka kayo naman matarsikan. Dagan pa natin ng mainit na tubig. Since mainit naman yung ano natin, kailangan nakatubog mabuti yung ating lulutuin or niluluto. Lagay na natin lahat. Hintayin lang natin siya na lumitaw. Pag lumitaw na yan, luto na yan. Dahan-dahan ninyo lang at baka mabutas. Ayan o. Kasi mabubutas siya eh. Nakita nyo, umitak siya kanina nung pagkuha ko. Kasi hindi equal yung merong manipis, merong makapal, which is hindi dapat ganon. So, kapag nakita nyo nabiak yung inyong pinakado, huwag nyo ihulog na biak siya. Kailangan i-fix nyo yan. Saka nyo ihulog. So, nakita nyo naman siguro, lumitaw na yan. Ibig sabihin, luto na yan. Once na lumitaw yung palitaw. Para rin kasi itong palitaw, yun nga lang, muscovado sugar naman ang nilagay natin, ipinalaman natin. So, tanggalin na natin ito. And thank you so much kasi hindi siya pinasok ng tubig. So, ito na mga kamamsi, natapos na natin ang ating ginawa. And then, ito yung damage niya na 2. Ayan o, biyakin natin. Wow. So, ayan yung pinaka-result niya mga kumare ko. Ayan siya. Kain po tayo. Tamang-tama lang po yung asukal niya. Hindi siya matamis, hindi rin po siya matabang. And then, para rin po siyang palitaw. Ganun rin po siya. Masarap po siya mga kamamsi. Itlan nyo, napakasimple po yung recipe ang ginawa ko para sa inyo. And then mga kamamsi, masarap siya kapag maraming palaman. Kailangan pala damihan nyo ng palaman and then nipisan nyo lang ng konti. Ang sarap niya mga kamamsi. Kasi itong isang kinain ko, medyo manipis yung pagkakagawa ko na ano. Basta dahan-dahanin nyo lang, masarap siya pag maraming palaman. So mag-shoutout na po tayo sa aking mga members, Marites Manuel Orlanda, Aileen May Magan, and Nim Palungakit. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much po sa suporta nyo sa aking mga channel.